Rise and Shine Pilipinas, good morning dyan sa studio at sa lahat ng ating mga KRSP timbahay na nakatutok ngayon. May ulan ba tayong aasahan sa araw ng unang SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Alamin natin yan at ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, July 25. Biyernes ng hapon ay may nabuong low pressure area o LPA sa labas ng northeast boundary ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kahapon nga ay tuluyan na itong naging tropical depression pero maliit na ang tsansa na pumasok pa ito ng PAR habang kumikilos ito pa north-northeast patungong southern Japan. Samantalang kahapon ng hapon naman ay may nabuo namang isang low pressure area east of Surigao City sa loob ng PAR. Makita natin ito sa ating satellite image as of 3 a.m. this morning ay matatagpuan na ito 390 kilometers east of Burongan City, Eastern Samar. Dahil na rin sa LPA na ito ay inaasahan natin makakaranas ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan ngayong araw ng Lunes dito sa Eastern at Central Visayas, Caraga, Bicol Region at Negros Occidental. Tulad ng mga naunang LPA na nabuo sa loob ng PAR, mahina ang air circulation ng LPA nito kaya mababa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito habang kumikilos pahilaga. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa mga natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorms na maaaring magpaulan pagdating ng hapon o gabi. Dito sa Luzon, may mga pag-ulan madaling araw pa lang dito sa Palawan sa malaking bahagi ng Mimaropa, Northern Quezon at Aurora. Sa tanghali ay may light rain sa maaaring maranasan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi rin ng Bicol Region. Bandang alas 3 ng hapon kung saan inaasahan natin ang unang SONA ng Pangulong Marcos. Hanggang early evening, may mga moderate to heavy rains na maaaring maranasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya at Cagayan. Ganon din dito sa Mimaropa at sa halos buong Bicol Region. Epekto ito ng low pressure area at mga localized thunderstorms. Samantala sa Visayas, madaling araw pa lang ay may pag-ulan na sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalo na dito sa Samar at Leyte Provinces sa Eastern Visayas at sa Panay Island at Negros Provinces naman sa Western Visayas. Inaasahang makakaranas ang moderate to heavy rain sa halos buong magkapon sa malaking bahagi ng Visayas dahil na rin sa epekto ng low pressure area at mga localized thunderstorms. Dito naman sa Mindanao, dahil na rin sa monsoon break ay wala tayong aasahang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Habang may pag-ulan sa ilang bahagi ng Surigao Provinces. Pagdating ng tanghali hanggang gabi ay may mga moderate to heavy rains na maaaring maranasan dito sa Sampuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Surigao Provinces, Davao Region, BARMM at Soksajen, dulot naman ng mga LPA at mga localized thunderstorms. Patuloy pa rin tayo mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA ngayong araw ng Lunes, pero mag-ingat pa rin ang mga maglalayag at mga mangingisda sa mga offshore thunderstorms na maaaring mabuo ngayong araw. Ito ang itsura ng ating kalangitan na kunin ko kanina lang. Bahagyang maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito ngayong araw ng Lunes. Sa mga oras na ito, wala naman tayong natatanaw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila. Bago pa lang magtanghali, may mga pag-ulan ang maaaring maranasan. Magpapatuloy ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon hanggang gabi, lalo na sa may Camanaba, sa northeastern southern section ng Metro Manila, ganun din sa area ng Batasang Pambansa sa Quezon City, tulad ng naranasan natin dito sa Metro Manila kahapon. Sa mga oras na ito, nasa 27 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 85% humidity. Sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong, panangga sa mga inaasahang pag-ulan ngayong araw, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Sumikat ang araw, 5:38 a.m., samantalang ang sunset naman mamayang 6:28 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, nagatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Lunes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.